unang-una. Binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Magandang umaga, tanghali o gabi. Saan man kayo naroroon? Ibabahagi ko lang po itong kwento ng kaibigan ko na tawagin natin sa pangalang Ren. May ugnayan din po itong kwento niya sa kanyang lolo na tawagin nating Lolo Agosto. At may ugnayan din po ito sa lolo ko. Nasa bahay na lang palagi noon si Lolo Agosto. Ang kanyang nakagawian simula nung nagkaedad siya ay ang pagtatanim ng kung ano-anong gulay. Naisabi ko na rin kay Rena ibabahagi ko itong karanasan niya. Isang umaga, si Lolo Agosto daw ay nagpunta sa kanyang taniman para ang mga ito ay madiligan. Nang makarating daw si Lolo Agosto doon, kaagad naman daw na sumunod si Ren sa kanya. Nagulat daw si Ren pagdating niya sa taniman ng kanyang lolo at namangha dahil marami daw kaibigan at kakwentuhan ng lolo niya. Lo, sino po sila? Tanong daw ni Ren sa kanya. Apo, sila ang mga kaibigan ko, yung mga nagbabantay sa bukid. Sagot daw ni lolo sa kanya. Tanong daw ng tanong noon si Ren kasi napansin niya na magagara ang mga kasuotan ng mga nandoon. Tsaka parang kakagaling lang sa isang okasyon. Walang kung ano-ano. Mga engkanto sila po. Sabi daw ng lolo niya. Gulat na gulat daw noon si Ren kasi parang mga totoong tao daw ito. Niyaya pa daw noon ni Ren ang isa sa mga kaibigan ng lolo niya. At may narinig daw siyang nagsabi na parang hindi natatakot si Ren. At nang dahil alam na ni Ren kung sino ang mga taong iyon, may isang sinabi ang lolo niya na ikinagulat pa niya. Ito yung batang inaswang noon na ibinalik mo sa akin. Ito na si Ren, malaki na. Sabi daw ni Lolo Agosto. Agad naman daw nagulat si Ren sa sinabi ng lolo niya. Lumipas ang maghapon, habang papauwi daw sila, ay nakasalubong nila itong mag-asawa at binati ng babae, si Ren. Nagtaka naman daw si Lolo Agosto noon ayon kay Ren kasi bakit siya lang daw ang binati. Nung akmang hahawakan na sana ito ng babae, tinapik daw ni Lolo Agosto ang mga kamay ng babae. Dahilan upang pumukol ito ng masamang tingin sa kanilang dalawa. Pinati ko lang yung bata. Parang naghahamon ka. Sabi daw ng babae kay Lolo Agosto. Ramdam ko sa inyong dalawa ang masamang intensyon nyo sa apo ko. Galit na sabi ni Lolo Agosto ayon kay Ren. Parang may gusto kang sabihin, Agosto. Sabi naman daw ng lalaki. Alam ko, huwag ang aking apo. Alam kong kayo ang anak ni Edita. Hindi niya tunay na pangalan, Boss Chris. Ayon kay Ren, yung tinutukoy ni Lolo Agosto na si Edita ay ang laman ng mga kwento pagdating sa Aswang noon pa man. Hindi nyo pala alam
ang aking apo na to ay muntik nang makuha ng nanay niyo. Galit na sabi daw ni Lolo. Agad naman daw silang napatulala kay Lolo Augusto, ayon kay Ren. May araw ka rin sa amin matanda ka. Sabi naman daw ng lalaki. Nung makauwi na nga sila sa kanilang bahay, maraming katanungan daw ang pumasok sa isip ni Ren. Boss Grace, papasok na po yung lolo ko mismo sa kwentong ito. Kinabukasan, pumunta sa bahay namin si Lolo Augusto upang magpasama sa lolo ko papunta sa bahay ng isa pa nilang kaibigan. Sa pagdating daw nila sa bahay ng kaibigan ni Lolo, halos 30 minuto silang nagantay bago dumating si Mang Emir. Agad namang tinanong ni Lolo si Lolo Augusto kung ano ba talaga ang kailangan niya. Boss Chris, yung mga susunod na usapan ay base lang sa kwento ng aking lolo. Tinanong ni Lolo si Lolo Augusto. Augusto, ano bang nangyari sa inyo? Tanong ni Lolo. Galing kami sa bukit nang makasalubong namin ang anak ni Edita. May kutob ako na naisali ng pagiging aswang sa anak niya. Sagot daw ni Lolo Augusto. Diba, ito yung dating hinabol ni Emir na kumuha sa apo mo? Dagdag na tanong ni Lolo. Oo, at ngayon, mukhang babalikan kami. Pero parang nagtanim ng sama ng loob ang anak nito. Alam kong babalikan kami. Kaya naman kung pwede sana, manatili muna kayo doon sa bahay kung maaari. Sabi pa ni Lolo Augusto. O sige, wala namang problema sa akin yan. Sagot daw ni Lolo. Sa kalagitnaan ng usapan nila, ay dumating daw si Mang Emir. Marami daw itong dalang halamang gamot. Sinalubong nila ito at tinulungan habang inaayos ang mga daladala nito. Kanina pa ba kayo dito? Ano bang sadyan yung dalawa? Kumain na ba kayo? Magluto tayo ng manok. At may tuba pa ako riyan. Uwi ka ni Mang Emir. Magpahinga ka na muna. Ako na magluluto. Sabi daw ni Lolo. Paring Emir, naparito ako dahil alam kong gagambalain kami ng anak ni Edita. Edita? At bakit? Nagkaayos na kaming dalawa noon. Huwag mong sabihing. Putol daw na sagot ni Mang Emir. Oo, tama ka Emir. Sagot daw ni Lolo Augusto. Habang niluluto ni Lolo ang sinabawang manok, naglabas daw ng tuba si Mang Emir. Masaya daw ang kanilang inuman. Parang wala lang daw silang haharapin na problema ayon kay Lolo. Matapos ang kanilang inuman, nagpahinga na sina Lolo, Mang Emir at si Lolo Augusto. Agad namang umuwi si Lolo at sa pagdating niya sa bahay ay agad niyang sinabihan si Lola tungkol sa mga nangyayari kina Lolo Augusto. Humingi din siya ng pahintulot kay Lola na kung pwede, doon muna siya sa bahay ni na Lolo Augusto mananatili kapag sasapit na ang gabi. Alas 5 ng hapon, habang may inaayos si Lolo, tinawag siya ni Mang Emir at sinabihan na tatambay sila sa bahay nila Lolo Augusto. Matapos mag-ayos ng mga gamit, agad silang lumakad. At pagdating nila sa bahay ay agad silang pinaunlakan ng pamilya ni Lolo Augusto, kabilang na si Ren. Lumipas sa mga oras. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, may mga naririnig silang yabag ng mga paa na paikot-ikot lang sa paligid ng bahay.
Pinatay daw nila mga gasera para mas malinaw ang kanilang paningin sa labas. Nakakakita po sa dilim sina Lolo at Mang Imir. Yun ay hindi kayang gawin ng normal na tao. Dahil sila ay may kakayahan na makakita. Lumabas noon si Lolo. Gusto talaga niyang harapin kung sino ang nasa labas. Ngunit wala siyang nakita. Alas dos ng madaling araw, biglang sumigaw ang ina ni Ren. May isang baboy daw sa ilalim ng kanilang kama. Agad namang pinutahan ni Lolo at Lolo Emir. Sa pagdating nila doon, mayroong kumalmot daw sa kanila at may boses na nagsabing, "Kayo na namang dalawa, hadlang talaga kayo sa lahi, mga pakialamero." Sabi daw ng boses, "Hanggat andyan kayo at mayroong binabalak na masama sa mga tao dito, gagampanan namin kung sino kami." Sabi daw ni Lolo noon. Ayon kay Lolo, yung boses na iyon ay lalaki. Maliban sa nagsasalita, meron pa daw baboy sa ilalim ng kama. "Hindi nyo magagawa sa amin ang ginawa nyo sa nanay ko." Sabi daw ng babae. Nagulat sila na wala ng baboy sa ilalim ng kama at isang babae na ang nandoon. Umangil daw ito ng napakalakas at masakit daw sa tenga. Pilit pa rin daw na nagsasabing babae na malakas ang lahi nila ayon kay Lolo. Ngunit kampante sila Lolo noon kasi mayroon silang pananampalataya sa Diyos at kayang-kaya nilang maitaboy ang dalawang ito. Pinaghahampas daw ni Lolo ng buntot pagi ang dalawa. Nagpatuloy daw ang pakikipagbuno nila sa dalawang ito. At ayon kay Lolo, hindi po talaga normal ang lakas nila. Malayong malayo sa normal na tao. Hanggang dumating sa punto na nagmakaawang dalawa at nangako na hindi na uulit. Gaya ng nangyari sa nanay nila ayon kay Lolo. Hindi nagtagal ay hinayaan na lang nilang dalawa na makatakas. Umasa noon sina Lolo at Mang Imir na hindi na muling gagambala ang dalawang iyon. Sobra naman daw ang takot na naramdaman ng pamilya ni Lolo Augusto maliban sa kanya. Nasanay na sa ganitong eksena. Matanda na po ito, Boss Chris, at hindi na kayang lumaban. Sumikat ang araw. Pagod na sina Lolo at Mang Imir. At ginamot naman nila ang isa't isa. Naging maayos din naman ang lahat simula noon. Lubos na gumagalang, "Diyan,